Hello, hello, kabayan. Welcome to my YouTube channel. And good morning, Pilipinas. And good morning, Sorsogon. Marhay na adlaw dyan sa mga kababayan ko sa Sorsogon. And good evening po dito sa Toronto. Kasi gabi na po dito ngayon, ng Lunes. Bali, kung ano po ang oras dyan sa Pilipinas, ganun din naman po ang oras dito, kaya lang po gabi dito. Pag-uusapan natin kung paano pa ako nag-start bilang OFW po, kung saan bansa ako pumunta una. Bali po, ang una kong in-applyan ay Dubai. Kung paano pa ako napunta doon, through agency po, nag-apply po ako sa agency. It was 1999, noong ako po ay umalis, November. Bali, the process is, syempre, sa una, kailangan munang magpaalam kasi single mother ako, so kailangan may maiwanan ako ng anak ko. And then, pumayag naman po sila, and with my family support po, ayun, natuloy po ako. So, nag-start ako, syempre, kailangan passport. And syempre, sa mga baguhan po ngayon, kailangan ready kayo, physical, mental, emotional. Ako kasi nung time na yun is, sobrang ano na po ako, yung matibay, yung parang strong na ako, yung positibo talaga ako, ang paniniwala ko, positibo, hindi ako nag-isip ng mga negative. Mas alang-alang sa mga anak ko, makahanap ako ng trabaho. Yun po yung nasa isip ko lang noon. Although aware ako na ang pupuntahan ko ay Middle East, pero aware din naman ako na yung pupuntahan ko na Middle East is open city po, hindi po siya Saudi. So, nung time na yon, syempre, malakas ang loob ko, sabi ko, sige, mag-apply ako, pumayag ang pamilya ko, so lumuwas ako ng Manila. At wala na pong interview, kumbaga pumunta na ako ng agency, nag-medical ako, and then October po ako nagpumunta ng agency, and then pagdating ko po sa agency, tuloy-tuloy na po yun. Nag-fill up ng mga form, mga application form, ganun, tapos may medical, syempre, may mga test din, tapos sa Manila na po ako nag-stay. So, nung umalis ako ng October, bali, hindi na ako umuwi ng Sorsogon, doon na lang ako nag-stay sa kapatid ko sa Taguig. Tapos, habang naghihintay po ako, dasal-dasal lang din. Tapos, hindi ko po alam noon, wala po akong idea kung ano ang magiging employer ko, ano ang matatrabahoan ko, anong dadatnan ko. Wala po akong idea. Basta alam ko lang, na-hire na ako, and then masaya ako kasi na-hire ako, makakaalis ako para sa pangarap ko, para sa mga anak ko, mabuhay ko lang sila, ganun. Ganun po yung ano ko lang noon, parang napaka-simple lang din. Basta nagdadasal lang ako na sana, Lord, gabayan niyo po ako. Tapos, mga after ilang weeks, may dumating na letter na pinapag-report na ako sa agency. So, nag-report po ako. Pag-report ko, pumirma na po ako ng kontrata, lahat na po. Tapos sa kontrata po, at sinabi po sa akin na aalis na ako ng November 29. So, ang bilis lang po, aalis na daw ako ng November 29. And then, sabi po sa akin, mag-prepare na ako, mag-ready na ako, yung mga luggage ko. Kasi siguro ano lang yun, week before na lang yun eh. Tapos, tatawagan na lang ako. So, doon ako sa contact number ng biyanan ng kapatid ko. Kasi wala pa naman akong cellphone nun. Tapos, pinag-ready na ako. Kasi sabi nila, ang flight ko daw is November 29. Tapos, ang oras, ganito sinabi nila kung anong oras. So ako, no, habang papalapit, kinakaban ako. Hindi na ako umuwi. Hindi ko na nakita yung mga anak ko. Basta hindi na ako sa kanila nagpakita. Kumbaga na-excited na ako na umalis para makaalis na ako kasi para makapag-start na ako ng trabaho, nang makapagpadala na ako, ganun. Kasi ang hirap nung, the more na nag-stay ka, naghahantay, the more na parang, di ba, ang hirap kasi wala kang maibigay sa pamilya mo, tapos parehas ko, may anak. So, yun na po. Actually, yung kontrata, nung binigay sa akin,
nakakatuwa nga nun kasi binigyan ako ng copy ng kontrata. Ang nakalagay sa copy sa kontrata ko is Government of Dubai. So, ako naman, wala naman akong alam kung ano bang ibig sabihin ng Government of Dubai. Yung nasa isip ko lang is, sa Dubai, siguro, pamilya, ganun. Basta na ang isip ko noon, ire-ready ko lang yung sarili ko sa kung ano man ang mangyari pagdating doon. Kumbaga, piniprepare ko, nagsulat ako ng mga contact numbers sa isang papel, tinago ko talaga, may dala ako. Tapos, in case of emergency, ganito, may matatawagan ako. Parang ganun, address, nagdala talaga ako ng mga address. Pero wala po sa akin nag-advise kung ano ang kalakaran. Besides, hindi po ko po alam kung anong dadatnan ko. So, nung time na po yun, nalaman ko lang po na ang papasukan ko is isang palasyo or royal family is nung bumumating na po ako mismo sa lugar ng tatrabahuan ko. Noong ko lang po nalaman na, ay, ganun pala. Pag Government of Dubai, ganun. So, yun po. Luckily, I'm blessed. Kasi ang napuntahan ko is ang dami naming magkakasama. Ang daming Pilipina, iba't ibang lahi. So, doon po nag-start ang journey ko. So, nakatapos po ako, ang alaga ko po is isang prinsesa. So, nakatapos po ako doon ng isang kontrata at renew pa po ako. Maganda po doon kasi medyo malaki ang sweldo compare sa ano, sa mga simpleng employer lang, mga local lang na pamilya. Tapos, meron yung mga bonus-bonus din. Tapos, libre talaga sa pagkain. Tapos, ang trabaho namin, hindi all around. So, ang starting point ng aking journey ay hindi all around. Naka-focus ka lang sa alaga mo. Maglalaban mo lang damit niya lang. May washing machine pa, ipa-plancha mo rin. Pero may mga challenges din naman akong pinagdaan doon. Kasi, dahil nga po, walang day off. Tapos, sa puyat lang po kami, medyo challenging kasi parang 16 hours ganun. Pero okay lang din kasi may kasama ka, so masaya, nakabuo po ako doon ng mga friends, ganito na friendship. Tapos hello sa mga kaibigan ko sa Dubai dati, yung mga nakasama ko, hi. And then yun po, afternoon ng aking first contract, bumalik po ulit ako for the second contract ulit po. Kasi doon po, hindi ka na kumikilos eh. Pipicturan ka na lang, and then sila na po ang kumikilos kung i-renew ka or wala. Basta malalaman mo lang, ni-renew ka na. And then doon po ako nakaranas na pagbakasyon po, summer, ng like July and August. Dinadala po kami sa London. So naranasan ko po yung first time po nakarating sa London. Dahil po doon sa trabaho ko sa Dubai. Tapos, pumunta po kami ng Paris. So, first time ko po makapag-Disneyland through, ano ko po, Dubai employer ko po. Kasi sinasama po kami noon. Although po, hindi lahat nakakasama. Kaya, swerte yung makakasama ka. So, yun po yung journey ko sa Dubai. Masaya. Doon ako nakakilala ng iba't ibang lahi. Like, ano, Indiano, Nepal, mga Pakistani, gano'n, Indonesian. Doon ako unang nagkaroon ng yung makipag na makisama ka sa mga ganong iba't ibang lahi. Yun po yung unang sobrang unforgettable kasi yun nga, tapos ang daming Pilipina, nag-iisa po akong Bicolana, nung dumating ako nag-iisa po akong Bicolana, tapos ang mga kasama ko ay may Bisaya, may taga Maynila, may taga Mindanao, iba-iba kami lahat, pero puro babae. Tapos, yun po, naging masaya yung ano, Ilocana, yun yung mga kasama ko. Masaya po yung journey ko doon. Masaya yung pagtatrabaho. Medyo, yun nga lang, medyo kahirapan kasi maghapon kang gising hanggang igising ka ng depende ng alas 8 ng umaga doon, tapos matutulog ka ng alas 12. Ay, hindi, matatapos ka ng alas 12 ng gabi. Tapos, syempre, pagpasok mo sa kwarto mo is alauna na. So, anyway, very challenging pero natagumpayan ko naman yung 4 years. And after 4 years, ayun po, bumalik ako ng Pilipinas, nagpa-cancel ako kasi yung mga anak ko lang mag-aalaga. So yun po yung naging journey ko sa Dubai. Sobrang unforgettable, doon ko natikman lahat ng klase ng putas, so mga imported, yung mga wala sa Pilipinas, doon ko natikman, doon ko po naranasan makapunta ng London, ng UK,
doon ako unang nakita yung naka-experience talaga ako ng sobrang, yung mga hindi ko akalain na mararanasan ko, doon ko po naranasan sa Dubai. Doon ko po lahat natutunan kung paano magtrabaho ng sa ibang bahay, sa ibang amo. Tapos, minsan napapagalitan din po ako doon, namumura, alam niyo po yun. Pero sa akin kasi noon, dahil siguro sa may mga kasama ko, so parang ina-advise na lang sa akin ng kasama ko na, "Hi Ate Del, kung nanonood, mapanood mo to, lagi niya sinasabi na, naku Raquel, pag minura ka, isipin mo na lang, I love you yan." Parang ganun. So parang tinake ko na yun na pag nagmura, I love you. Parang ganun. Kumbaga, go-go lang kasi trabaho to eh. At saka, nung panahon na yun, swerteng-swerte na ako sa sarili ko. Blessed na ako sa sarili ko na doon ako napunta. Sa totoo lang. Kasi, syempre, first-timer ako. 23 years old, first-timer. Wala akong, diba? Tapos wala naman akong mga kamag-anak na pwede yung mapagtanungan kung ano ba ang dapat gawin. Wala po. So, sobrang blessed ako na doon ako napunta kasi ang dami kong nakasama. So, sila, parang tinuruan ako. Training ako. Hindi naman training talaga na ako. Tinuro sa akin kung ano nga dapat mong gawin para hindi na ako magkamali. So, tinake ko po lahat ng turo sa akin. Kung ano-ano gusto ng alaga namin. So, yun po lahat. Pakikisama. Marunong naman na po ako makisama. Pero mas matinding pakikisama po pag sa abroad. Kasi malayo ka sa pamilya mo. So, hindi ka pwedeng umarte. Hindi ka pwedeng magreklamo kasi ang layo mo. So, ang nasa isip ko nung kailangan, matapos ko yung kontrata ko. So, sa awa ng Diyos po, nakapag-renew pa ako ng second contract, umuwi ng bakasyon, and then bumalik ulit. And then, after ng second contract ko, syempre, nag-decide ako na huwag na akong bumalik kasi nga yung anak ko walang mag-aalaga. So, ayun po, yun po yung naging journey ko doon. Sobrang dasal lang talaga. May dala lang po ako laging, kasi katoliko ako, so may dala akong rosary, tapos mga guide, although Muslim po sila, pero nago ko po talaga. Parang noon kasi naririnig ko baka daw kunin. So, ginawa ko lang noon, nilagay ko talaga sa ano ko para huwag lang nilang makuha. Pero sa awa ng Diyos, hindi naman po nila nakuha yung mga listahan ko ng address-address. Tapos, hindi naman po nakuha yung guide ko, rosary guide. So, may dala po ako. Yun lang po yung kasama ko noon. Tapos, kasi pagdating doon, bawal po yung bawal ang cellphone. So, sulat lang po. Sulat. Masipag ako noon magsulat. Lagi lang ako nagsusulat sa mga, sa pamilya ko noon. Hindi po isang Facebook. Wala pang messenger. That was 1999. So, nagpa-cancel po ako is year 2004. So, yun po yung end ng ko doon. So, for now po, yan lang po muna ang isi-share ko sa inyo. To be continued po. At isi-share ko naman po sa inyo ang susunod na journey ko. Kung paano naman po ako napunta sa sumunod na bansang pinuntahan ko po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, like, and hit the notification bell po. And, syempre po, pati-share ninyo na rin. Sana po supportan niyo ako po kasi marami po ako mga tips na pwede kayong magtanong kung ano ang mga gusto niyo magtanong sa akin. Sige po, thank you and God bless.